Napabuntong hininga lang si Lance at walang nagawa kundi hayaan siyang kunin ni Manang Iseng. "Di pa nga ako nakakapag-goodnight man lang kay Athena." "Hais," hinila agad ni Manang. Napahilamos na lang sa mukha nito si Lance nang mawala na agad ang dalawa sa harap niya. Minabuti na lang niyang dumiretso sa kanyang kwarto. Wala pa mang ilang minuto, nawawala si Athena sa kanya ay parang namimiss na niya ito. Naligo muna siya bago siya nahiga sa kanyang kama. Paikot-ikot siya sa kanyang kama na napakalaki. Lalo pang naging malaki iyon sa pakiramdam niya dahil hindi niya katabi ang dalaga. Hinahanap-hanap niya ang amoy ng shampoo ni Athena na palagi niyang naaamoy tuwing matutulog na sila. Hinahanap-hanap niya ang presensya ng dalaga sa tabi niya. "Hais!" Napaupo tuloy siya dahil tila hindi siya makatulog kahit anong gawin niya. Ito pa lang kasi ang unang gabi na hindi niya makakatabi ang dalaga sa pagtulog niya. Parang may kulang. Parang hindi niya kaya matulog na wala ang dalaga sa kanyang tabi. Tulog na kaya ito? Hinahanap-hanap rin ba nito ang presensya niya? Di niya maiwasan maisip kung namimiss rin ba siya nito. "Athena!" Naiinis na sambit niya sa pangalan ng dalaga dahil hindi siya makatulog. Naisip niyang yakapin na lang ang malaking unan sa kanyang tabi. "Ikaw na lang muna si Athena." "Damn, nababaliw na yata ako." Nais batukan ni Lance ang sarili dahil kinakausap niya ang unan na kanyang kayakap. Unti-unti niyang nai-imagine ang maganda at maamang mukha ng dalaga. Tulad noon, palagi niya itong gustong yakapin at halikan sa tuwing natutulog na ito, ngunit hindi niya iyon ginawa. Pinigilan niya ang kanyang sarili dahil ayaw niyang matakot ito sa kanya at ayaw rin niyang mabastos ito habang naroon siya sa bahay nito. Ngunit simula noong nakaraang gabi, nang ito mismo ang humiling sa kanya na yakapin niya ito habang bumabagyo noon, ay di na niya pinalagpas ang pagkakataon. Sinamantala niya ang pagyakap sa dalaga kahit pa nga muntik na siyang magkasakit sa pantog. Ihing-ihi na siya ng umagang iyon, ngunit tiniis niya para mayakap niya pa ito ng mas matagal. Kaya ngayon tuloy ay parang hinahanap-hanap niya ang dalaga sa kanyang pagtulog. Ang sarap ng tulog niya noong gabing iyon dahil yakap niya ito at yakap rin siya nito. "Athena! Hais!" Inuntog nila sa kanyang ulo sa mismong unan habang iniisip pa rin si Athena. Nai-imagine niyang si Athena ang kayakap niyang unan. Napalunok tuloy siya dahil naramdaman niyang naninigas ang body niya. Ang body niya ay ang mahaba at malaki niyang pagkalalaki. "Hey!" Tinapik niya ang kanyang body dahil naninigas iyon sa isipin na kayakap niya si Athena sa kanyang kama ngayon. As much as possible ay ayaw niyang makaramdam ng pagnanasa kay Athena, ngunit sadyang kaakit-akit ang dalaga. Iniisip niya palang na kayakap niya ang malambot nitong katawan ay naninigas na agad ang kanyang pagkalalaki. "Damn, baka di ako lalo makatulog nito." Ipinangtakip na lang niya ang unan sa kanyang mukha dahil sa kalokohang naiisip niya. Nai-imagine niya kasing hinahalikan niya ang dalaga at may ginagawa silang milagro doon sa kwarto niya. Napatayo siya at agad siyang nag-push ups ng ilang beses upang maalis ang pagnanasang nararamdaman niya dahil lang sa simpleng pag-imagine niya sa dalaga. Mabuti na lang at nakaramdam na rin siya ng antok bandang alauna ng madaling araw, kaya naman nakatulog siya. Nagising siya ng umaga ay nagmadali siyang naligo at nagsipilyo para puntahan agad ang dalaga sa kwarto nito na kagabi pa gumugulo sa isip niya. Ang dalaga na namimiss na niya
ng sobra-sobra. Namimiss niya ang magandang mukha nito, ang palagi niyang nakikita sa tuwing gigising siya sa umaga. Kaya naman, di na siya makapaghintay na makita itong ulit. Dad! Pagbukas niya ng kanyang pinto ay eksakto naman na paparating ang daddy niya at mukhang siya talaga ang sadya nito. I'm glad you're awake at mukhang nakaligo ka na. Marami tayong gagawin na test and treatments for you to descend. Kailangan natin pumunta ng ospital ngayon para matignan at makita ko kung ano ang mga gagawin ko para sa'yo. Ngayon na dad, tika, tatawagin ko lang si Athena. Huwag na san, marami akong gagawing laboratory test sa'yo ngayon, kaya maiinip lang si Athena kung isasama mo po siya sa ospital. At saka, wala naman dyan si Athena, dahil sinama siya ng mami mo sa mall, kanina pa sila umalis. What? Parang lalo tuloy niyang namiss ang dalaga dahil buong araw niya itong hindi nakasama at nakita man lang. Buong araw rin siyang nasa ospital at ang daddy niya mismo ang nag-check up sa kanyang kalagayan. Inip na nga siya at gusto na niyang umuwi para makita si Athena, ngunit hindi siya pinayagan ng daddy niya dahil marami pa daw itong gagawin sa kanya. Dad, hindi pa ba tayo uuwi? Tanong nila sa daddy niya at panay ang tingin niya sa orasan. Malapit na anak. Nasa bahay na ba sila mami at Athena? Pasimpleng tanong niya sa daddy niya habang busy ito sa pagtingin ng x-ray ng kanyang bungo. Kanina pa, nag-text ang mami mo na nakauwi na sila ni Athena sa mansyon. Let's go dad, umuwi na rin tayo. Pwede pa naman bukas yan. Tumayo na siya at naunang lumabas ng hospital room. San? Saglit lang to. No dad, uwing-uwi na ako. Nagmamadali na siyang lumabas ng hospital room. He badly missed her. Ngayon pa lang siya nahiwalay ng ganoon katagal sa dalaga at ito lamang ang laman ng isip niya sa buong araw na iyon. Walang nagawa si Mr. Stafford nang magdesisyon siyang umuwi, kaya sinundan na lang siya nito. San, bakit ba uwing-uwi ka na? Hindi ko tuloy na-save yung ibang files mo. Dad, I badly want to see her now. Napatigil si Mr. Stafford sa pagreklamo nang magits nito kung ano ang pinagkakaganoon ng anak nito. Naku anak, akala ko ba magkaibigan lang kayo? Hindi niya sinagot ang kanyang daddy at parang nais na nga niyang palitan nito sa pagmamaniho dahil nababagalan siya sa pagmamaniho nito pa uwi. Dad, kunting bilis naman. Tumawa lamang ang daddy niya habang napapailing ito. Ngayon lang pala kayo na paghiwalay ni Athena, kaya ka nagkakaganyan, mga kabataan talaga. Don't tell me dad na hindi mo naranasan to. Natatawa rin tuloy siya dahil alam niyang nauunawaan ng daddy niya ang kinikilos niya. Medyo. Binigyan niya ito ng hindi naniniwalang tingin. Sa palagay kasi niya ay nagmana siya sa daddy niya sa pagiging possessive nito. Medyo mas malala pa ako sa'yo. Patuloy ng daddy niya sa sinasabi nito kaya pareho silang natawa. Tita, para saan po ito? Ah, cellphone? Pangkol, antique siyan iha. Nakangiting sagot ni Madam Healy Stafford kay Athena habang nasa loob sila ng isang napakagandang restaurant. Kasalukuyan silang kumakain ng kanilang lunch pagkatapos nilang mag-shopping ng sangkatutak ng mga damit at sapatos para sa kanya. Isinama kasi siya ni Mrs. Stafford sa isang shopping mall upang ipag-shopping siya nito. Gusto lang daw nitong makabawi sa mga ginawa niyang kabutihan sa anak nito. Maaga pa lang ay ginising na siya ng ginang. Hindi na tuloy siya nakapagpaalam kay Pugi dahil tulog pa ito nang umalis sila.
Buong gabi niyang namimiss si Pogi. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Bukod kasi sa sobrang lamig ng kwarto niya, ay tila nangungulila siya sa presensya ni Pogi. Nasanay na siyang katabi ito sa tuwing natutulog siya. Bahagya siyang napangiwi sa isinagot ni Mrs. Stafford. Mabait ito sa kanya ng sobra, kaya nahihiya siya sa mga binibili at binibigay nito sa kanya. Sobra-sobra na ang mga binigay nito dahil hindi naman siya nang hihingi ng kapalit sa pagtulong niya sa kay Pogi. Alam ko po cellphone ito, tita. Ang ibig ko pong sabihin ay para saan po ito? Hindi ko po ito matatanggap dahil wala naman pong signal sa lugar kung saan ako nakatira. Maayos niyang pagtanggi kay Mrs. Stafford bago niya inurong ang maliit na box ng cellphone pabalik sa harapan nito. Darling, it's okay. Kahit habang nasa Manila ka, dito mo lang yan gamitin. Kailangan kasi na may ganito ka sa Manila para makontak rin kita. Kapag may gusto akong sabihin sa'yo, matatawagan agad kita. Ibinalik rin ni Mrs. Stafford ang box ng cellphone sa harap niya habang sumisip-sip ito ng milk tea sa itim na straw ng malaking milk tea chocolate na inumin nito. Para rin makatext mo at matawagan ang puging anak ko, di ba? Napagigig pa ito na parang kinikilig. Nakakaya naman po sa inyo, tita. Sobra-sobra na po ito. Ang dami nyo na nga pong pinamili sa akin ng mga damit at sapatos. No problem, darling. Kulang pa iyan sa nagawa mo sa akin. Alam mo bang, 2 linggo na akong parang mababaliw. Hindi ko matanggap na wala na ang anak ko. Hindi ko kaya. Ayoko na nga mabuhay iya eh. Pero iyong binalik ang signal sa buhay ko. Alam mo, kapag naging nanay ka na, mauunawaan mo kung gaano ako nagpapasalamat sa iyo sa pagtulong mo sa anak ko. Seryoso ako, darling, nang sabihin kong anghel ka ng buhay namin. Ikaw ang anghel na nagbalik ng anak ko. Maraming salamat sa iyo, iha. Walang kahit anong material na bagay o pera ang makakatapat sa ginawa mong kabutihan sa anak ko. Mrs. Stafford made her speechless. Hindi siya makapagsalita sa mga sinabi nito sa kanya. At ramdam niyang mula ayon sa kaibuturan ng puso nito, ang puso ng isang magulang na nangungulila ng gusto sa anak nito at parang milagro ang nangyari sa pagsagip niya sa anak nito. Napapuno siya sa kanyang luha dahil naiyak na pala siya dahil umiiyak na rin ito. Sabay silang napangiti sa isa't isa dahil sabay silang napapuno sa kanilang mga mata. Naiyak naman po tuloy ako, tita. Masaya po talaga ako at nakabalik na sila sa buhay nyo. Masayang masaya po ako para sa inyo, tita. Pero huwag nyo po akong pasalamatan, tita. Instrumento lang po siguro ako ng Diyos sa buhay ni Lance, kasi hindi pa po siya pwedeng mawala sa mundo dahil alam ng Diyos na maraming nagmamahal sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Mrs. Stafford at marahang pinisil iyon para iparating dito na nauunawaan niya ang pakiramdam nito. Darling, napakabait mong bata. For sure, nakangiti ang mga magulang mo sa nagawa mong kabutihan sa anak ko. Sana nga ho, tita. Mami na lang ang itawag mo sa akin. Simula kasi nang mamatay ang anak kong babae, ay wala nang ibang babae ang tumatawag sa akin ng mami. May lungkot na dumaan sa mga mata nito. Namatay po? Tumango si Mrs. Stafford. Oo, namatay siya noon dahil sa sakit niya. Maagang kinuha si Yeser sa amin, kaya sobrang inalagaan namin ng gusto si Lancer simula nang mawala ang kapatid niya. Mahal na mahal ko ang mga anak ko, iha. Sila ang buhay ko. Hindi ko nakakayanin pa kung mawawala si Lancer sa buhay namin ng asawa ko. Anyway, iha, Lance na lang ang itawag natin kay Lancer, kasi noon ayaw niya ng pangalan niya. Gusto niya Lance lang ang itawag sa kanya
dahil naaalala niya ang kapatid niya kapag naririnig niya ang pangalan niyang Lancer. Kinalulungkot ko pong marinig yan, tita. Mami. Nakakayaman po tawagin kayong mami. Pero gagawin ko po para maramdaman niyo po ulit na may anak kayong babae. Ngumiti ng may halong pasasalamat ang ginang sa kanya. Sana nga maging anak talaga kita someday. Ako siguro ang pinakamasayang biyenan sa buong mundo. Makahulugang sabi nito, kaya naman napangiwi siya. Imposible po yan, tita. Napakasimple ko lang po, kaya malabong magustuhan ako ni Lance. Tumaas ang kilay nito na para bang hindi sang-ayon sa sinabi niya. Manhid ka ba, iha? Kitang-kita naman na may gusto sa iyo ang anak ko. Sabi ho ni Manang Ising, mga modelo at artista daw po ang mga dating nobya ni Pogi, kaya malabo po na magustuhan niya ako. Darling, believe me, may gusto sa iyo ang anak ko. Ramdam na ramdam ko yun, no? Ako ang nanay, kaya ako na magsasabi sa iyo ngayon pa lang. Gusto ko ng anak ko, panigurado yan. Namula ng gusto ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ni Mrs. Stafford. Lalo tuloy umaasa ang hopya niyang puso. Mami, tanggapin ko na po itong cellphone, pero isasauli ko rin po ito kapag bumalik na ako sa isla namin, na pag-iiba niya ng usapan. Oh, babalik ka pa ba talaga, darling, sa isla niyo? Hindi ka ba natatakot doon mag-isa? I'm willing to take care of you, anak. Kahit doon ka na sa amin tumira, habang buhay, ayos lang yun sa amin ng asawa ko. Pag-aaralin kita, iha, or kung ano mang gusto mong gawin. Pasensya na po, mami. Hindi ko po kasi kayang iwanan ng isla na iyon dahil naroon po ang alaala ng mga magulang ko. Doon na rin po kasi ako sanay mamuhay po. Nalungkot ito sa sinabi niya at hindi nakapagsalita. Dalawin niyo na lang po ako doon sa bahay ko, mami. Kahit isang bisis sa isang taon po, lulutuan ko po kayo doon. Ngumiti lang ito. Let's say, darling, mali mo, maging kayo ng anak ko someday. Tapos mapilit ka niyang tumira na lang dito sa Manila. Pwede naman dalaw-dalawin niyo na lang ang isla niyo kapag namimiss mo iyon, iha. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya o ngingiwi dahil umaasa yata talaga si Mrs. Stafford na magkakatuluyan sila ni Lance. Pagkatapos nilang mananghalian ay isinama naman siya nito sa isang salon. Pinaayos nito ang kanyang buhok at lahat ng pangpaganda ng balat ay pinagawa nito sa kanya. Body scrub, whitening scrub at kung ano-ano pang scrub sa katawan niya. Panay nga ang tawa ni Mrs. Stafford dahil nakikiliti siya sa mga ginagawa sa balat niya. Dalawa kasi sila ni Mrs. Stafford na nagpapascrub. Kaya rinig na rinig nito ang paghagigik niya sa kiliti. Pagkatapos ay nagpa-facial pa sila ng kung ano-anong mask at cream ang inilagay sa kanyang mukha. Pagkatapos ay pinalinis pa nito ang ngipin niya sa isang dentista kahit mapunti at malinis naman ang mga ngipin niya ay mas maigaganda pa pala iyon. Ginabi na tuloy sila ni Mrs. Stafford dahil sa makeover na ginawa nito sa kanya. Grabe, darling, mas gumanda ka pa. Tuwang-tuwa ito pagkatapos siyang gupitan ng buhok sa salon. Bagay po ba, mami? Parang napaka-iksi po yata ang buhok ko. Mas bagay sa iyo ang ganyan. Lalong lumutang ang ganda mo, darling. Nako, siguradong luluwa ang mga mata ng anak ko kapag nakita ka mamaya. Kinilig tuloy siya. Nakauwi na po ba sila, Lance? Pasimpleng tanong niya sa mami ni Lance pagkarating nila sa mansyon. Nasasabik na kasi siyang makita ang binata. Miss na niya ito. Buong araw ba naman kasi silang hindi nagkita at nagkausap man lang. Nasa hospital kasi ito kasama ang daddy nito. Ayon kay Mrs. Stafford ay chinicheck up daw ng asawa nito ang binata
para makasigurado na maayos na talaga ang kalagayan nito at magawa ng paraan kung paano mabilis na makaalala ang isip nito sa nakaraan nito. Wala pa daw anak eh, kumain na muna tayo dahil gagabihin daw sila eh. Marami daw kasi tatapusin pang laboratory test kay Lance, sabi ng daddy niya. Laglag tuloy ang balikat niya. Nais pa naman niyang ipakita kay Lance ang new look niya. Ganun ba mami? Sige po, kumain na po tayo. Nauna na silang kumain ni Mrs. Stafford kasabay ng ibang katulong. Doon ulit sa dining room. Mas maganda pa nga ang dining room sa mansyon kaysa sa restaurant na pinuntahan nila kanina. Atina, lalo kang gumanda. Bati sa kanya ni Manang Ising nang makita ng mga ito ang new look niya. Ay, salamat po. Napapangiting sagot niya bago niya inipit pa sa likod ng tinga niya ang kanyang buhok. Oo nga, ang ganda mo na Miss Athena. Mas maganda ka pa sa mga artistang dinadala ni Dr. Lancer dito ah. Ang ganda mo Miss Athena. Panigurado, magkakagusto lalo sa'yo si Sir Lancer niyan. Pulang-pula tuloy ang kanyang mga pisngi dahil inulan siya ng mga panunukso ng mga ito. Aminin man niya o hindi, ay sadyang natutuwa talaga siya sa tuwing tinutukso siya ng mga ito kay Pogi. Pupusta ko ang 10 daliri ko. Liligawan ni Sir Lancer si Athena balang araw. Sabi pa ng isa, kaya lalong nanukso ang mga ito. Kilig si Miss Athena. Bagay sila ng anak ko, diba? Pangsang-ayon ni Mrs. Stafford sa mga panunukso sa kanya. Natapos tuloy ang pagkain nila ng hapunan nang may ngiti sa kanyang labi. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpaalam na si Mrs. Stafford na magpapahinga na daw ito dahil napagod ito sa buong araw nilang pamamasyal, ganoon rin siya. Kaya naman, dumaretso na siya sa kanyang kwarto upang makapagpalit ng damit. Kakaligo niya lang sa salon kaya hindi na siya naligo. Naghilamos na lang siya ng kanyang mukha at nagsipilyo. Sinuot niya ang pantulog na binili ni Mrs. Stafford para sa kanya. Nako, medyo mahalay yata to. Nag-init ang pisngi ni Athena nang mapatingin siya sa isang full-length mirror na naroon sa bathroom ng kwarto niya. Suot-suot niya kasi ang isang lacy black lingerie na binili ni Mrs. Stafford. Iyon daw ang sinusuot ng mga dalaga kapag natutulog. Lalo yata akong lalamigin nito eh. Medyo inangat niya sa bandang dibdib ang damit na iyon dahil halos kalahati ng dibdib niya ang nakalitaw na umikot-ikot siya sa salamin. Nakahapit sa kurba ng katawan niya ang silk na damit na iyon kaya naman lumabas tuloy ang totoong shape ng kanyang katawan. She's sexy in every curve. Hindi man malaki ang dibdib niya ay may laman naman iyon at katamtaman ng laki. Ang bewang naman niya ay may kurba patungo sa kanyang balakang. Pumuti yata ako ng kaunti ya. Pansin niya kasing namuti ng kaunti ang kanyang balat dahil sa ginawang body scrub sa kanya. Libagan ba naman kasi ako ng bunggay? Natatawang sambit niya habang kausap niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin.